Bukas, pagsikat ng araw, makakalaya na siya. Napakabait niyo, Padre! Sumunod ka lamang, pobresita. Kahit langit ay pipikay ko sa'yo. Manyakis ang bayagi. Hindi ako ganung klaseng babae, Padre! Sumunod mo naging na pasensya! Natatakot ako na baka mangyari sa akin na nangyari kay Maria Clara. Parang naulit yung nangyari kay Maria Clara sa kanya, Gag. Maraming nagmamahal sa'yo. Ang ganda ng role ng karakter ni Clyde dito. Grabe, naiyak ako. Ang ganda ng mga sinabi niya. Para din yun sa mga kababayan natin dyan na nanonood na may pinagdadaanan na similar sa nangyari kay Huli. Hindi pa huli ang lahat and hindi kayo marumi. Dahil sa mga demonyong prahili na yan, kinuha nila lahat sa akin! Grabe, ang galing ni Khalil. Ganti nang masama sa masama, nang dahas sa dahas. Sumama ka sa akin. Sumama kang umuwi sa mundo ko, Fidel. Hello! Tumayang ka! Oh my gosh. Hello guys, good morning, good evening, or good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, magre-react tayo sa episode 100 ng Maria Clara at Ibarra. And meron pang natitirang isang linggo for this teleserye kasi nga na-extend sila. And maraming pasasalamat natin sa GMA and sa mumubuo ng Maria Clara at Ibarra. So, ang nangyari ngayon is vengeful si Simon. And parang pinipigilan, tinatry na pigilan ni Clay na parang maging vengeful din si Basilio. And tingnan natin yung magaganap kasi parang ma-rape yung girlfriend niya dito. Nakita ko sa episode kahapon, yung teaser sa dulo. So, tingnan natin na magaganap talaga. But before tayo mag-start, shoutout muna sa mga Queenies, mga fans ng Queendom, and of course, yung mga avid supporters natin, mga watchers natin sa reaction video natin. Mga tao dyan sa Kuwait, sa Qatar, sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Guam. Ayan, sa Guam. And of course, sa North America, marami tayong mga kaibigan dyan, sa Canada din. So, ayan, shoutout sa inyo. Let's go, panoorin na natin to. Nangyari na ang chapter ni Kapitan Chapo. Makikiramay ako, Basilio. Simula nung pumasok si Senyorita Maria Clara sa monasteryo, nawala na siya ng pag-asa. Para bang iniintay na lang niyang mamatay. Kaya niya pinili magpakalulong sa apyan. Nang dahil sa lason na yun, nawalan ako ng pangalawang ama. Lason ang kumitil sa buhay nating lahat. Lason ng Las Islas Filipinas. Kaya mamili ka, Basilio. Ikaw ba ay nasa panig ng lunas ng bayan o nasa panig ng mga lason? Nagmamahal. Si Senyor Simon. Huwag kang makinig sa kanya. Isipin mo na lang si Huli at ang napakaraming taong madadamay. Mabuti pa at mabawi mo na ang librong iyon, Ate Clay. Dahil mayroong dagdag kababalaghan na ang nangyari sa librong iyon magmula nung ibinigay mo siya sa akin. Ang sabi ni Basilio, babalik lang daw sa nakasulat kung nangyari na. Kung hindi pa nagaganap, pwede pang mapigilan? At pwede pang magbago. Ibig sabihin, na-alter na natin ang narrative. Takbo! Hindi na yung mga guardia civil! Dinarangin ka namin! Bakit niyo ako hinuhuli? Wala akong ginagawang masama! May kinalaman daw ito sa pinapatayong akademya. Ulit wala naman kayong ginagawang masama. Kakausapin ko sila. Hindi ka rin nila papakinggan. Ilalabas kita dito. Pangako po yan. Desperado na ho ako, Padre. Parang awa niyo na tulungan niyo ho ako. Susulatan ko si Alferez at bukas, pagsikat ng araw, makakalaya na siya. Napakabait niyo, Padre! Sumunod ka lamang, pobresita. Kahit langit ay pipigay ko sa'yo. Manyakis ang bayagi. Mangyayari sa libro. Wala nang nakasulat eh. Pagkatapos makulong ni Basilio, si Huli. Fidel, may mangyari masama kay Huli. Ano ho ba ang tunay na pinag-uutos ng alagad ng Diyos, Padre? Alam mo na siguro kung anong aking ibig na saludo.
Ipagpaumanhin niyo na, Padre. Kailangan ko na akong umalis. Sa iba na lang ho ako hihingi ng tulong. Pasensya na ho sa abala. Hindi ka alis! Padre! Hindi ba't nais mong makalaya ngayon na Lord? Kaya kong gawin niyo. Marami akong koneksyon. Isang salita ko lamang, agad kayo makapapagsama ng iyong Lord. Hindi ba't yun ang gusto mo? Kaya ibigay mo sa akin kung ano ang akin na gusto. Tapon mo ako, Padre. Tapon mo ako. Ang puri mo, ang kapalit na paglaya na iyon ang okay. Hindi ako ganong klaseng babae, Padre! Susunog mo ang akin na pasensya! Hala! Saan niyo ako dadalhin? Makakalaya ka na. So meaning na-rape talaga yung ano? Talaga ho? Nobya niya. Utos galing kay Kapitan General. Tila nakagawa ka ng paraan si Huli. Gracias. Magpasalamat ka kay Cardinal Moreno sapagkat personal niyang nilakad ang iyong mga papeles para sa iyong paglayo. Si Señor Simon? Ah! Pinabibigyan niya ito sa'yo. So hindi pala yung pari yung nagpalaya sa kanya, pero na-rape pa rin si Huli. Gagi. Naman ang maniniwala sa'yo na isa ka na baliw. Ang dating pinakamagandang dilag ng buong San Diego. Pinakasa siya ng pari. Kasi niyo, natatakot ako. Natatakot ako na baka mangyari sa akin na nangyari kay Maria Clara. Parang naulit yung nangyari kay Maria Clara sa kanya, gagi. Pagpapakamatay siya. Dali! Dali! Huli, parang awa mo na. Huwag ka magpapakamatay. Ano kaya? Makubukas na ng aking buhay. Hindi, Huli. Huwag mong sukuan ang buhay. Hindi ako karapat na mabuhay. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Parang awa mo na. Huwag ka magpapakamatay. Isa na akong napakaruming babae. Kayaan mo na ako makasya ng aking buhay. Hindi. Huli, makinig ka. Hindi ka maruming babae. Kung ano mang kahayupan ang ginawa nila sa'yo, huwag mo nga hayaan diktahan ito. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Binaboy niya ako. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Binaboy niya ako. Alam ko.
Nakakaawan ka ng puri. Ng dignidad. At bilang babae, napakasakit noon para sa atin. Pero huli, huwag kang papayag na manalo sila. Lumabang ka habang may pag-asa pa. Hindi ito dapat nangyari sa'yo. At huwag kang maniwalang kasalanan mo na nangyari sa'yo ito. Pinapangako ko sa'yo, pagbabayarin natin yung hayop na lang. At hinding-hindi natin ito palalampasin. Isip mo, nag-iisa ka, nagkakamali ka. Maraming nagmamahal sa'yo. Nandito ako para sa'yo. Bilang kapwa babae, gusto kitang tulungan. Dahil ang mga babae nagtutulungan para iangat ang isa't isa. Sa'yo, Huli. Ang iyong ama. Si Basilio. Madudurog sila pag nawala ka. Ngunit mabubuo kayong lahat kung huhugot kayo ng lakas mula sa isa't isa. Huli kong papayag ka. Hayaan mo kong tulungan ka. Dahil maraming nagmamahal sa'yo. Ang ganda ng role ng karakter ni Clyde dito. Grabe, naiyak ako. Ang ganda ng mga sinabi niya. Para din yun sa mga kababayan natin dyan na nanonood na may pinagdadaanan na similar sa nangyari kay Huli. Hindi pa huli ang lahat and hindi kayo marumi. So, yun lang. Just want to say that para, alam mo yun, kahit paano makabigay tayo ng kahit konting hope din sa mga naaapi. Kamusta kaya ang pag-uusap ni Basilio at Huli? Basilio! Huminahon ka. Anong ginawa niya kaya, Huli? Basilio, huminahon ka. Huwag ka magpadalos-dalos sa gagawin mo. Isipin mo, ang importante, buhay siya. May pagkakataon pa siyang maghilom. Gumaling kasama mo. Nabuhay siya, Basilio. Kung gayon, pananatilihin kong ganun. Tama. Pananatilihin kong hindi na mauulit to. Wala nang masasamantala at wala nang mamamatay dahil sa mga demonyong prahili na yan. Kinuha nila lahat sa akin. Grabe, ang galing ni Khalil. Mga mananakop na inaabuso ang kapangyarihan nila sa ating mga Pilipino. Hindi. Mali, Basilio. Mag-isip kang mabuti. Hindi, mali. Sisiguraduhin ko na hindi na mauulit to. Mali, Basilio. Ano bang iniisip mo?
Tiklay. Bantayan mo si Huli. Hindi. Hindi! Basilio, nire-write na nga namin ang mangyayari. Oh. Hindi ka pwedeng pumunta pa rin kay Simon. Mag-isip ka namang mabuti. Bantayan mo si Huli. Basilio! Basilio! Basilio, huwag pupuntaan si Simon! Sasali na talaga siya kay Simon dahil doon sa nangyari kay Huli na binaboy nung pari na parang kagaya sa ginawa nila kay Maria Clara. Naulit yung mga nangyari. Naulit yung kasaysayan. Ay, nako. Kabanata 33, ang huling katwiran. Fidel, hindi pwedeng makipagsanib puwersa pa rin si Basilio kay Simon. Dahil pag nangyari yun, lalo lang malalaso ng isip niya. Hindi kaya pupunta siya kay Padre Camora? Papastangin niya ang prahili. Mas malala ang mangyayari, Fidel. Dediretso siya kay Simon. Pasisiklabi nila ang isang himagsikan driven by revenge and personal hatred. At ang climax nito ay... mangyayari sa isang paparating na kasal. Gani. Kulita. Hindi ba't pinag-iinitan kayo ng mga gwardiya sibil? Baka madakip ka at makulong tulad ni Basilio. Umuwi ka na. Kahit sandaling panahon lamang, magkapiling tayo, maging buhay. Sadyang masalimuot ang mga nagdaang araw. Marahil ay higit na magiging mas masalimuot ang mga susunod na araw, Isagani. Anong ibig mong sabihin, Paulita? Kailangan kong sundin ang tiya. Uuwi na kami sa Maynila. Nais niya akong ipakasal sa iba. At susundin mo ang iyong tiya? Kahit alam mong kakawasak natin yun? Iyon ang dapat kong maging buhay, Isagani. Ngunit aking buhay. Ayokong matulad sa ibang babae. Ayokong matulad sa pinag-uusapan nila na Maria Clara. Kung sinunod lamang niya ang kanyang ama at ninong, sana ay buhay pa siya ngayon. May mga anak na. At namumuhay na mariwasa sa San Diego. Iyon ang nais kong buhay, Isagani. Iyon ang aking pangarap sa pulbata pa ako. Isang buhay na walang gulo at payapa. Puno ng nakakabulag na karangyaan? Ngunit sa buhay na tinatahak mo, hindi ko matatama sa iyo. Alam at patawad,
buhay ko. Ako wala limot. Kompleto lahat yung tinatago at kailangan. Gracias, Quiroga. Tunay kang maasahan. At siyempre ba? Kaganapan sa nobela. Naiinis ako kasi kahit anong liko at preno ang gawin ko, hindi ko na mabago. Basilio. Nahanap mo ako. Isang napakalaking pagkakamali sa inyo. Akala ko, sapat na ang pagmamahalan namin ni Huli upang malampasan ko ang pagtusta at pagpaslang ng mga mananakop sa aking ina at kapatid. Pero pati siya, si Huli, kinagsamantalahan pa. Buo na ang aking pagpapasya sa inyo. At tama ka. Panahon na para maghiganti nang masama sa masama, nang dahas sa dahas. Tutulungan ko kayo. Ano ang plano niyo, Senyor? Buhay natin ang lahat upang mailigtas at ibalik sa atin si Crisostomo Ibarra. Dila, mapalad ako sa aking pag-uwi at kayo ang aking madaratnan. Lalong-lalo na ang aking kaibigan na nais kong makasama sa himagsika. Kung saan hawak kayo sa leeg ni Simon. Tawarin ninyo ako, ngunit mamamatay ang sino mang hindi susunod. Pag-isipan mong mabuti ang pagtulong kay Sir. Buo na ang aking pagpapasya. Walang kaalam-alam ang lahat na ang lampara ay nagtataglay ng nitroglycerina. Nais ko lamang makita si Paulita kahit sa huling pagkakataon. Hindi ka maaaring pumasok. Isakani! Isakani! Nasa piging na yon ay durog-durog silang sasabog. Boom! Hindi ko nakakayaning magkahiwalay pa tayo. Clay. Sumama ka sa akin. Sumama kang umuwi sa mundo ko, Fidel. Hello! Kumayang ka! Oh my gosh! Dito sa... Oh my gosh! At least, di ba, may pampagana talaga lalo dun sa dulo. Philay, let's go. Baka nga, no? Dahil last na linggo na ng Maracarte Ibarra. Pero magpapatuloy yung Philay. Siguro papasok si Fidel sa mundo ni... Oh my gosh! Ang gandang karugtong ng kwento.
Pero guys, dito sa Maria Clara at Ibarra, grabe, parang matutuloy na talaga yung plano ni Simon. At nahikayat niya si Basilio na sumali sa kanya. And grabe yung rage din ni Basilio. Ikaw ba naman, mamatayan ng nanay, ng kapatid, tapos i-rapin yung kasintahan mo? Hindi ka ba mang gigigil niyan? So, ayan ang naging resulta. Yung mabait na si Basilio, kagaya ni Ibarra, nag-transform sa parang alter ego nila na masama. So yeah, there you go. Thank you so much for watching this with me. Pasensya na, medyo na-late na naman tayo today kasi nga nagtatrabaho tayo. And ang mahalaga naman is makapag-react ako and hindi natin bibitawan tong Maria Clara at Ibarra hanggang sa dulo, guys. Pag nasimulan natin, tapusin natin. So yeah, thank you so much for watching once again and see you again on my next video reaction next week sa huling linggo ng Maria Clara at Ibarra. Bye!